Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na po at iyon nyo na rin po ang notification bell para updated kayo once na meron akong bagong upload tulad nito. At pwede rin po kayo mag-avail ng ating YouTube membership. I-click nyo lang po yung join na makikita sa ilalim ng pangalan ko. At thank you nga pala sa mga nakapag-avail na no, sa mga members na natin dyan sa ating YouTube membership. Thank you so much. At yun nga pala, meron din tayong Facebook page na Carl Jolis TV. Pag nagawi kayo sa Facebook guys, ay paiwanan na rin yan ng like and follow. At yun nga, bago tayo mag-start, gusto ko munang mag-shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout kay Justine Vianya, kay Alinair Amirol, at dito kay Kirby Allen Benedicto. Shoutout din po dito kay Simon Celisana, kay Ed Castillo at kay Reggie YT. Ganon din po dito kay Irene Nicole, kay Lensky Bries, kay Brian Alieva at dito kay Mark Martin. Pati sa asawa niya na si Abigail Martin. Shoutout din po kay Mason Licup, kay Aaron Lee, kay Mark Lester Makalua at kay Ekoy TV. Shoutout po sa inyong lahat at thank you sa inyong suporta. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo. Siyempre, priority pa din natin yung merong mga membership badge. Kaya naman mag-join na kayo dito sa ating YouTube membership na makikita nyo sa ilalim ng pangalan ko. At yun nga guys, simulan na natin yung laban natin ngayon. Ano? At ito na nga, ang AAP Best Strategy ngayong Season 19 na pwede nyong magaya or pagkuhanan ng mga strategy para tumaas ang MMR nyo. Yun nga, sana meron kayong matutunan at syempre, sana mag-enjoy kayo. Tara! So ito na nga guys, AAP ang ating team at kalaban natin si New. At ang team nga niya ay Bird, Aquatic at Plant or BAP. So sa first round, check muna natin yung mga cards nung kalaban tulad nung palagi nating ginagawa. So yung aqua niya guys, double anemone na merong champ. Tapos yung bird niya naman ay merong egg bomb or yung aroma at meron ding dark swoop or yung backdoor. So malakas yung kalaban natin ngayon guys, punta na tayo sa ating round 1. So sa round 1 guys, kung makikita nyo available yung mga pang steel energy ko. At ginamit ko yan sa first round, ganyan naman palagi yung strategy natin, diba? Pagka available sa first round yung mga steel energy, gagamitin natin yan. Pero dahil ginamit nga ng kalaban yung lahat ng energy niya, ay wala tayong may steel sa kanya. Pero okay lang dahil madadamage naman natin yung plant niya, tapos wala din naman siyang energy dahil ginamit din niya lahat ng energy niya. So ibig sabihin lang yan, pagdating ng round 2, pareho lang kami ditong 2 energy. Pero mas lamang siya sa akin kasi mas mababa na yung buhay nung plant ko dito. So punta na tayo guys sa round 2. Pareho na kami ditong 2 energy. Ano? Ano ba yung pwede natin gawin pag ganito? So guys, ako, pagkalaban ko, bird yung backline. Okay, ang strategy ko dito, nagiging aggressive ako. So ang ibig ko sabihin guys, ano, pag sinabi kong aggressive ako, yun yung ratrat ako ng ratrat. Talagang tira ako ng tira para ma-burst or maunang mawala yung plant niya. So ganyan nga yung ginagawa ko dito. Basta guys, tandaan nyo, pagka bird yung kalaban nyo, wag na wag nyo munang gagamitin yung upstream swim nyo dahil sa bandang last round nyo mapapakinabangan na sobra yan. Kasi bird 2 eh, kailangan natin ng speed up bandang dulo ng laro. So dito nga guys, nagpass lang yung kalaban sa round 2. Meron siyang 2 energy kanina, plus 2 ngayong round, meron siyang 4. Tayo, 4 energy din dahil gumamit tayo ng tail slap na dalawa. So pareho kaming 4 energy. Ano ba yung pwede natin gawin dito? Actually, ang naisip ko dito, akala ko ba backdoor na yung bird. Akala ko atakihin niya na yung mid aqua natin. Pero ang ginawa ko dito guys, nilakasan ko yung loob ko. Inisip ko na hindi siya titira. Diba sabi ko nga aggressive muna tayo. Okay, yung tira lang tayo ng tira hanggang ma-burst natin yung plant niya. Ganyan pa rin ginawa ko. Kahit na merong threat na bumackdoor yung bird at hindi makatira yung aqua natin, nilakasan ko na lang din yung loob ko kasi hindi ko nga pwedeng gamitin agad yung mga upstream ko kasi ako yung mahihirapan mamaya pagka naubos agad yung upstream natin. Pero yun, successful naman tayo, ano? Na-burst natin yung plant. Tapos ang kagandahan dito guys, yung kanyang aqua, ginamit na yung dalawang champ niya. Ibig sabihin, wala na tong champ ngayon. At isa pa, apat yung stack niya na energy, inubos niya rin. Ginamit niya yung isa sa plant, tapos tatlo sa aqua. So 2 energy lang to. Tayo, 4 energy tayo. So dito na tayo sa round 4. Ano ba yung pwede nyong gawin pag ganito? So di ba alam natin na 2 energy lang siya. So pag tiningnan natin yung cards niya, kaya niyang mag-shield. Sa 2 energy niya, pwedeng dalawang 35. Ibig sabihin, nasa 70 plus yung kaya niyang i-shield. Di ba apat na energy tayo? Kayang-kaya nating i-burst.
yung Aqua, pagka 70 lang yung naging shield niya. Lalo na gagamitan natin siya ng Oranda at saka ng Star Shuriken with extra damage yan. So sa ganitong pagkakataon guys, pag alam nyo na mababurst nyo na, pwede nyo nang gamitin yung upstream para mauuna kayo next round. So yan nga yung ginawa ko guys. So 76 yung shield niya. Ang kagandahan lang sa Aqua niya guys, 432 yung HP niya. Kaya naman dito, nag-last stand pa yan. So kung 420 lang siguro yung buhay nun, maliit yung chance na mag-last stand siya. Pero dito nga, nag-last stand siya, nakatira pa tuloy siya ng isang tail slap. Ibig sabihin, may plus 1 siya ngayon, 3 energy tong kalaban natin ngayon. Pero mauuna yung dalawang Aqua natin. So ano ba yung pwede natin gawin pag ganito yung sitwasyon? So alam natin na 3 energy lang siya. At alam nyo ba na hindi naman kayang i-burst ng bird etong Aqua natin sa 3 energy lang niya. Basta wala siyang all out shot at hindi magkikritical, hindi niya kaya tayong i-burst sa 3 cards niya. So ang dapat nyo lang gawin ay ma-secured nyo na mauna kayo next round. Kaya sabi ko nga diba, tipidin nyo yung upstream nyo kasi magagamit nyo yan sa bandang dulo. So eto na nga yung sinasabi ko. Okay, masisecured natin dito na mauna ulit yung Axie natin mamaya, tas may 2 energy ulit tayo mamaya. 140 na lang yung HP ng bird na to. Pag hindi siya nag-shield ng mataas-taas, kaya natin siya i-burst sa 2 cards. So dito sa round 6, ang gagawin ko lang dapat dito, upstream ulit para mauna ulit tayo next round kung hindi natin siya ma-burst. Ang kaso nga lang, ayun, hindi na pala siya tumuloy at nag-surrender na nga. So ganun nga guys yung diskarte at strategy ko pagka merong backdoor na bird na kalaban. At yun nga, 1330 pa lang yung MMR natin nung nirecord natin yung video na to. Pero ngayong ine-edit ko, 1420 na sa ngayon yung MMR natin. At yun nga guys, huwag kayong aalis dahil meron pa tayong second game at tara na nga dun. At yun nga guys, dito na tayo sa second game natin. AAP ang ating team at makakalaban nga natin. Basahin nyo na lang guys, hindi ko nababasahin. Baka mamaya bawal eh, di ba? So yan yung makakalaban natin. At ang team nga niya ay Beast Dust Plant. Medyo matagal lang lumabas guys, pero Beast Dust Plant yung lineup nung kalaban natin. So Terminator yung gitna niya guys ha, pero nakagitna. Okay, ba't kaya niya ginigitna yan? So check cards muna tayo para makita nyo din yung card ng kalaban natin. So 46 speed na Terminator yung mid lane niya. So ano ba yung strategy na pwedeng gawin pag ganito yung lineup, ano, nakagitna yung Terminator na Dusk? So sa first round, dahil wala tayong available na pang steel energy or steel cards doon sa plant natin, mag-skip lang tayo, di ba? Ganun naman palagi yung strategy natin. So dito, gumamit ng 3 energy yung kalaban natin, dalawang steel energy at isang spicy. So ibig sabihin, meron siyang extra 2 energy, tapos plus 2 ngayon, meron siyang 4 energy, samantalang tayo ay 3 lang dahil na-steel nga nung kalaban yung dalawa. So punta na tayo sa round 2 guys, ano ba yung pwede natin gawin pagka ganun yung sitwasyon, na-steel yung energy natin, tapos wala na naman tayong pang steel energy ngayon sa plant natin. So mag-enter lang ulit tayo guys, kailangan natin kasi ng maraming energy para harapin natin yung Terminator sa gitna, no? Pag kasi binurst natin agad yung plant, tapos ubus naman yung energy tsaka cards natin, pag hinarap natin yung Terminator, mahihirapan tayo. Pero sobrang ganda ng bunot ng barahan ng kalaban natin dito, no? So naburst niya agad yung plant natin doon. So ano ba yung pwede natin gawin? Maganda rin yung mga video ganito para hindi tayo magpapanik, ano? So ganito yung gawin nyo guys. So 3 energy lang naman yan, hindi niya tayo kayang i-burst. Kaya ang gawin muna natin dito, gamitin muna natin yung tail slap natin. Siyempre samahan natin ng sweepscape para hindi tayo ma-slow nung Terminator. Okay, pag ginamitan kasi tayo ng Mystic Rush, kaya tayong i-slow nung Terminator niya. So gagawin natin dito, gamit tayo ng dalawang tail slap. Okay, hindi muna tayo ba-burst. Dalawang tail slap at saka isang sweepscape pang counter lang doon sa slow or doon sa Mystic Rush ng Terminator. Huwag muna natin i-burst yung plant niya kasi pag ginamit natin agad yung 5 energy natin na yan pang burst sa plant, mamaya Dust Term yung kaharap natin, hindi pwedeng wala tayong gagawin, hindi pwedeng wala tayong energy. So ganyan muna ginawa ko, ipon muna ng energy. Okay, so dito meron na tayong 8 energy. Okay, ngayon tayo ba-burst. Pag bumurst tayo dyan, marami pa rin tayong matitirang energy mamaya. Kaya natin makipagsabayan sa Terminator na yan. Ngayon, tayo na ibaburst. Huwag nyo kakalimutan gumamit ng sweepscape, ano, pag meron kayong kalaban na Termi. Lalo na pag Dust Terminator, matutulin kasi yan. Isang Mystic Rush lang, kaya niya tayong i-slow dyan. Kaya naman sobrang importante talaga ng sweepscape. Okay, lalo na dito sa, ano natin, sa Mid Aqua. So burst na natin to. So kung makikita nyo guys, meron tayong natirang 3 energy. Tapos plus 2 pa tayo mamaya, meron tayong 5 energy mamaya. Yan yung dahilan ko kung bakit kanina 5 energy na tayo, hindi ko binuburst yung plant. Gusto ko kasi pag binurst natin yung plant, meron agad tayong kasunod na galaw. Ibig sabihin marami tayong energy dapat para dire-diretso yung galaw natin.
Mahirap naman kasi nung i-burst natin yung plant na saktong-sakto yung energy natin, next round wala na tayong magagawa. So dito, tingnan nyo mabuti, okay, meron na tayong 5 energy, marami din tayong cards, meron tayong next na galaw, di ba? So gamitin natin yung dalawang cards doon sa unang aqua, mababasag yung sticky goo kung meron man, tapos papasok na yung tatlong tira natin doon sa likod. So pag ganito guys na backline beast, hindi nyo masyado dapat problemahin yan. Ang problemahin nyo dito kung paano nyo mababurst etong terminator, dahil madali naman ang i-burst yung beast kahit na makipag 1v1 yung aqua, okay lang. So ito na nga, titira na tayo. Ayun, pasok yung dalawa pero walang sticky goo. Papasok ulit yung tatlo. So hindi natin kayang i-burst to dahil nabawasan nga yung damage ng aqua. Pero okay lang, ang importante dito, 28 HP na lang yung natira doon sa axe niya na terminator, which is yung pinaka problema natin. Tapos ang ginawa pa niya dito, hindi niya dinulo yung champ niya, wala tayong stun ngayon. So kung makikita nyo, ginamit niya na yung dalawang champ niya. So ibig sabihin, wala nang champ ngayon tong kalaban natin na terminator. So ang pwede natin gawin dito, gamitin na natin yung tail slap at saka yung dalawang damage cards na nasa mid aqua natin, okay? Possible to, gagamit to ng sticky goo. So dito, dahil may tail slap tayo, okay lang, naubusin na natin yung mga energy natin dito. Bakit? Kasi 3 energy naman tayo next round dahil meron ngang sticky goo. So sticky goo, okay, meron tayong extra 1 energy, mamaya meron tayong plus 2. 3 energy tayo mamaya, na-burst na natin yung terminator niya. Okay, so 3 energy tayo, 1 versus 1 versus beast, di ba? Mas madali na to kesa terminator yung kaharap natin sa 1 versus 1. So as you see guys, kayang mag-shield ng mataas nung beast na to kung nakita nyo yung cards niya kanina. At maraming energy tong kalaban natin guys, kaya ang dapat yung gawin pag ganyan, taasan nyo yung shield nyo. Kaya kung mapapansin nyo, yung ginamit kong mga cards dito ay yung mga cards ko na merong may pinakamataas na shield, which is puro 30, kaya meron tayong 99 na shield. So hindi natin mababurst to dahil ang taas ng shield niya. Tapos na-nerf pa yung mga aqua natin, medyo bumaba yung damage. Pero buti na lang guys, at hindi gumamit ng Ronin yung kalaban. Pero naiintindihan ko naman kung bakit hindi niya ginamit yung Ronin, kasi wala nga yung shield. Ngayon kung hindi siya nag-shield doon ng mataas, kaya natin siyang i-burst. Kaya good move din para dito sa beast. Yung Ivory kasi merong shield, eh yung Ronin wala, kaya yun yung ginamit niya para meron siyang shield. Ang kaso hindi niya tayo na-burst doon, tayo yung mauna dito at kaya na nating i-burst yan. Okay? So 99, gamitin na natin tong damage natin. Okay, may Oranda pa yon, kung nabuhay man, hindi na rin siya makakaligtas. At yun nga, sana guys may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo guys, please subscribe and like sa ating video. At yun nga guys, mag-avail na kayo ng ating membership sa YouTube. At yun lang para sa video natin ngayon, sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa susunod natin mga video. Thank you!